Hello, mga love, shout out, mga lalabs, mga vayots, magandang hapon dito sa Kuwait, magandang gabi Pilipinas, magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi saan man sulok ng mundo. Mga love, shout out sa mga kapwa ko po, FWs around the world, ang pangit naman ng eyeglass na to eh. Mga love, shout out, at sa mga kapwa ko po, FWs. So, kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share po, mga lalabs, mga vayots. So, pag-usapan po natin ang nangyari kanina sa Pilipinas, lalo na doon sa amin sa Davao area, Davao City, na kung saan ay nilusob ng mahigit 2 batalyon ng CIDG, PNP, at SAF troopers ang Kingdom of Jesus Christ, no? Na lugar ni Kiboloy, no? So, kanyang congregation. So ngayon, ang tanong dito, sino ang isunod? Dahil ang paglusog doon ng taga ng mga men in uniform ay utos po ni Bongbong Marcos. Hindi man yan sila doon lulusog kung walang order mula sa mataas, no? So ngayon, sino ang susunod? Of course, alam na natin kung sino. Ang mga Duterte, si Tatay Digong, si Baste, at si VP Sara. Na hindi natin alam, baka mamayang madaling araw din dyan sa Davao, ay lulusubin na din ng mga men in uniform na yan na mahigit 1 batalyon ang bahay ni Mayor Baste para isuspindi siya. At lalo na ang bahay po ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, baka lusubin yan ng SAF, CIDG at PNP para sa pilitan siyang kukunin, aarestohin at isakay sa private jet at dalhin po sa Hagi o sa The Hague doon sa ICC. Kaya magbantay-bantay kayo dyan, mga taga Davao in town, bantay-bantay mo, lalo na diya sa balay ni Tatay Digong. Kay wala ta kabalo, basin unya, kaadlawon or sunod adlaw, lusobon na diha sa mga men in uniform. O kuhaon si Tatay Digong, dadon dito sa laing nasod, ipapriso dito sa The Hague, sa ICC. So ngayon yung tanong, si VP Sara, bakit hanggang ngayon hinihintay ka po ng mga Duterte supporters, VP Sara, na magsalita patungkol dito? Dahil hindi lang kay Kiboloy to, kundi kayo din ang next target ng presidente ng Pilipinas sa pakikipagsabwatan ni Bongbong Marcos sa mga magkakaliwang grupo. Martin Romualdez, na isang tawag dito, desperado magiging presidente or prime minister. Mananahimik ka pa rin ba, VP Inday? Hanggang ngayon, kinikilig ka pa rin ba at naniniwala dyan sa mga sinasabi ni Bongbong Marcos sa iyo, na whether you like it or not, you are my best friend forever? Maniniwala ka pa rin ba, VP Inday, sa pang-uuto sa'yo ni Senadora Amy Marcos? Nabudol ka na nga dahil naniwala ka sa mga Marcos na to. O, pati kami ng mga supporters ninyo, bumuto dyan kay Bongbong Marcos. Nadamay pa kami. Kasi kung nakinig lang to si VP Sara sa kanyang ama, wala sana itong diputang pangulong bangag na ito ngayon. Hindi sana magkakagulo ang Pilipinas. Hindi sana tayo ngayon na nasa bingit ng kaguluhan dyan sa West Philippine Sea, kasama dyan kalaban natin China. Hindi sana siguro aabot sa sobrang laki ngayon ang utang ng bansang Pilipinas dahil sa pag-travel nitong Ferdinand Magellan na to sa kahit saang bansa, wala din namang nagawa. Mga investors nagsilayasan dahil alam nila na yung presidente ng Pilipinas e bangag, drug addict, tas walang peace and order ang bansa niya. Dadagdagan pa ngayon. Diyos ko naman, VP Inday, tigil-tigilan mo na yung imagination mo na mahal ka pa rin, yung unity.
Kayo na po yung susunod dito, kailan ka pa magsalita? Kapag yung ama mo, binitbit na papunta doon sa ibang bansa sa dahig. At kapag binamoy na din yung kapatid mong si Baste, ano pang silbi nun? So ito, for the first time mga lalabs, mga bayot, after ng ginawang kababuyan ng, sa utos ng ni Marcos Jr. na isang bangag na presidente ng Pilipinas dahil eager kubkubin ang mga properties ni Pastor Kibuloy at pagharian nila ang Davao, nang dahil ngayon sa nangyari dyan kay Kibuloy, eh, yung Camp Katitipan, sinara. Natakot din, no? Yung mga kampo ng kapulisan na baka lusubin sila ng taong bayan doon. O ito, balita, o. Andito to sa post ni Tatay Jason sa... So sabi nila ito, o, oh, Camp Katitipan, gisiradan ang gate. So sinarado yung gate. Takot sila na pagbalingan sila ngayon ng mga miyembro ni Pastor Kibuloy. Kasi sa ginawa ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos, na panggigipit. So sabi dito ni Tatay Jason sa, natakot sa sariling multo ang PNP matapos nilang ipakita sa taong bayan ang kanilang pang-aabuso sa kapangyarihan kanilang madaling araw sa Davao City, Davao del Norte at Sultan Kudarat. This is the first time that police officials ordered the closure of the gates and Camp Katitipan, Davao City, home of PNP Region 11, since the late 70s. Battalions of police men from as far as NCR regions 10 and 12 conducted lighting raids, reach and destroy operation in 5 separate areas in Davao City, Malungon, Sultan Kudarat, and Island Garden City of Samal, in total disregard of the constitution of the law. So malinaw po dito na 100%, 101% si Bongbong Marcos ay ginaya ang ama niya at nilabag ang batas ng Pilipinas. Dahil ang gusto ni Bongbong Marcos at ang kanyang asawa at ang si Martin ay sila ang batas sa Pilipinas na kapag kumontra ka sa kanilang kagustuhan, may kalalagyan ka. Nangyayari na yan kay Bantag, kay Tibes, kay Pandumudyasan, kay Dumanhog, kay Mamba, Gobernur Mamba, kay Mayor Rama, kay Gobernur, sino pa ba ito? Hubahib. O, sino pa ba yung sumunod? O, yung pinakalitis ngayon, bago yun, si ano, no? Si Normie Suari, chairman ng MNLF. Tapos si Mayor Goo, ngayon na si Kibuloy. Wala talaga. Malinaw po na sinusunod ni Bongbong Marcos ang constitution or batas ng Pilipinas. Dahil siya ngayon nakakaupo, siya ngayon ang batas. Hindi po kayo ang may-ari ng Pilipinas, Mr. President Bongbong Marcos. Hinalal ka po namin, binuto ka namin dahil sa pag-asa, dahil akala namin yung sinasabi mong continuity, unity, pero minatay ka sana, mamatay ka na sana, akala namin, iaahon mo sa hirap. Ang mga tao, hindi naman kaming hangad mayaman, yung murang pagkain lang sa hapag, sapat makabili ang mga pobreng kagaya namin. Nang pagkain sa hapagkainan na hindi naman lang makaranas ng gutom ang karamihan. Pero anong nangyari? Sa panahon mo, Bongbong Marcos, nagpakasasa kayo sa pira ng taong bayan na hindi ninyo, wala kayong pakialam na kahit nanlilimahid sa kahirapan ang mga Pilipino na kung saan bumuto sa'yo. Ganyan ka kakapal ang mukha, ganun ka kademonyo, napaka-insensitive mong animal kang pangulo ka. Nakakaawa ka, Mr. President. Diyos ko po. Sana kunin ka na ni Satanas. Doon ka na babagay. Doon ka magpresidente sa impyerno.
doon kayo nababagay ng asawa mo. Total, yung asawa mo eh, kulang na lang sungay eh. Nakakahiya. Kaya ikaw, Bibi Sara, kung hindi ka pa dyan mag-gumawa ng ano, kung ano man yung, ay Diyos ko po, umalis ka na dyan sa ano ni Marcos bilang DepEd secretary. Huwag may pagpilit ang sarili mo dyan na talagang, Diyos ko po, parang ikaw pa yung, parang feeling ko, ikaw patuloy ngayon yung pilit mong inilalapit yung sarili mo dyan sa Pangulo na kahit binababoy na yung pamilya mo, yung magulang mo, yung kapatid mo, dyan ka pa rin. Tama nga si Mike Abe eh. Wala kang delikadisa kung ganyan. Malis ka dyan talaga kung may pagmamahal ka sa magulang mo. Paglaban mo yung Dabaw. Paglaban mo yung mga tao na nagmamahal sa inyo, sumusuporta sa inyo. Isa na dyan si Pastor Kibuloy. Diyos ko. Papakilig-kilig ka pa dyan kay, ano, kay Bongbong Marcos. Iwan ko. Sana lang, Bibi Sara, umaksyon ka na. Tigil-tigilan mo na yung pananahimik mo, Bibi Sara, at yung puro ka no comment. Nagpapautok ka pa rin dyan sa mga Marcos at Romualdez. Nakakahiya. Ano yun? Ganyan na lang? Walang aksyon? Maghintay pa kayo ng kailan? July? Iba paano kung bukas, mamayang gabi bukas, susunod na araw, ransakin na naman ang bahay ni Tatay Digong, ang bahay ng ama mo, at bitbitin ang ama mo sa dahig at ikulong doon. Anong mararaman naman mo, Bibi Sara, kung ginaganyan na yung magulang mo? Payag ka nun? Diyos ko po.